Share ko lang po yung ghost story namin ng best friend ko. Isang araw, nagkwentuhan kami ng kaibigan kong si David tungkol sa isang liblib na sementeryo. The next day, sabi ko sa kanya, punta kami sa sementeryo. Sabi niya, okay. So 6:30 PM, umalis kami, pumunta kami sa sementeryo. Pagpasok namin, parang may nakatingin sa amin. Sabi niya sa akin, Tol! Parang may nakatingin sa atin. Sabi ko, huwag mo na lang pansinin. Then nagpatuloy na kami sa paglalakad. Yung sementeryo nga pala, wala nagbabantay. At bukas lahat ng entrance. Pwede pumasok yung mga tao. Abandonado na kasi. Tapos, nakita kami ng isang nitsong bukas. Ngayon, sinilip namin. May bangkay. Nabasa namin sa nasirang takip, 1942, namatay pero hanggang ngayon hindi naaagnas. Doon na kinalubutan kaming dalawa. Sabay pa kami nagsabing, umalis na tayo dito. Tumakbo kami ng mabilis hanggat sa nakakita kami ng matandang babae. Sabi ko, Lola, saan po ba yung labasan dito? Naliligaw po kasi kami. Sabi niya, malapit na daw kaming makarating sa labasan. Eh di nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Mahigit isang oras na hindi pa rin namin makita yung exit. Hanggat sinabi ng kaibigan ko na parang may sumusunod sa atin. Yung matanda sumusunod sa atin. Yung mukha niya kanina, walang dugo at maayos ang itsura pero sa pagkita ko ulit sa kanya, puro dugo sa mukha at naaagnas na. Takbo kami ng sobrang bilis. As in sobrang bilis. Nung nawala na yung matanda, dun nagdasal. Hanggat sa nakatulog na kami. Pagising 6:30 AM na, tapat na namin yung exit. E di umuwi na kami sa bahay ng mama ko. Dun, tatlong araw na pala kaming nawawala. Sabi namin, isang araw lang kami nandun sa sementeryo. Agad pinuntahan namin ni mama at kasama niyang albularyo yung sementeryo. Nagtataka ako, bakit ang liit ng sementeryo pero nung pumunta kami, ang laki. At nakita ko rin yung nicho na sinilip namin, sarado. Pero yung pumunta bukas, nakalagay yung takip na nasira, kinaba na ako at si David. Sa takot namin, sabi ko umalis na tayo. E di umalis na kami. Sabi ng kasama ni mama na albularyo, yung sementeryo daw, 1941 ginawa. At pag may namatay daw, inililibing na lang daw. At wala na daw yung balsamo. At yung matanda daw na nagpapakita, yun daw ang unang inilibing sa sementeryo.